Banal at mahabaging amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umagang ito, sa inyong pagpanubay ng lakad po namin patungo sa itong banal na fellowship na kasama po ang Panginoon at minamahal po namin na kapatidan. Lahat ng mga bagay ay galing sa inyong kamay at babalik sa inyong kamay. Pinakalooban niyo po kami ng itong maiksing buhay sa mundong ito upang matupad ang inyong dakilang kalooban at plano mo sa aming buhay. Nawa lahat po ng mga maluwalhating kalooban mo ay matupad sa aming buhay at maraming mga minamahal po namin na kaluluwa ay maligtas sa pamamagitan ng natitirang panahon ng buhay po namin sa mundong ito. Sa umagang ito, nandito kami sa inyong harapan, Panginoon. Kayo lamang po ang mag-usap, magturo sa bawat isa sa amin dito kung ano ang inyong kalooban, kung ano ang dapat naming gawin sa aming buhay. Napakaraming mga bagay at ibinigay niyo po sa amin. Hindi po namin napapansin na lahat po ito ay biyaya ng Panginoon. Magmula sa simula hanggang sa katapusan ng itong gawain, kayo lamang po, Panginoon, gumabay at tumulong sa bawat isa sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Hesukristo. Amen. Okay, buksan po natin ang ating Biblia. Matthew chapter 25. So, Matthew chapter 25, verse 14. Mateo chapter 25 verse 14. Magmula 14 hanggang magmula 14 hanggang 30, ito po yung tungkol po sa parabol ng talento. Kaya pinag-usapan po natin ito last Sunday, last the Lord's Day. 14 and 15, two verses lang po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat tula sa isang tao na maglalakbay, tinawak niya ang kanyang sariling mga alipin at ipinakatiwala sa kanila ang kanyang mga ari-arian. Ang isa ay binigyan niya ng 5 talento at ang isa ay 2 at ang isa ay 1. Sa bawat isa ay ayon sa kanyang kakayahan. Pagkatapos ay humayo na siya sa paglalakbay. Isa pang talata po, isa pang Bible verse. Lucas chapter 19. Lucas chapter 19 verse 13. So, magmula verse 13, babasahin ko po. Tinawak niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan sila ng 10 mina at sinabi sa kanila, ipangalakal ninyo ito hanggang sa ako ay dumating. Subalit, kinapuutan siya ng kanyang mga
mamamayan at nagsugo sila sa kanya ng kinatawan na nagsasabi, ayaw namin na ang taong ito ay maghari sa amin. So, binasa po natin yung dalawang parabol. Isa po ay parabol ng talento doon po sa Matthew chapter 25. Tapos isa pang parabol ay parabol ng mina. Okay? So ito din po yung salapi. Sa itong dalawang parabol, so meron po tayong napakahalagang lesson sa itong dalawang parabol. So tungkol po sa Matthew chapter 25, so pinag-usapan po natin last Sunday. So limang talento, tapos dalawang talento, tapos isang talento. So ito po yung kapital na ibinigay ng may-ari sa kanila. Tapos magkano po yung kita ng itong limang talento? So lima pa, okay? Tapos yung dalawa ay dalawa pang talento kita. Pero yung isa, magkano po yung kinita niya? So, wala, zero. Okay? Zero. Ito po yung problema. Okay? So, ito po yung talento, pero yung mina. Sa mga sampung alipin, magkano po yung ibinigay ng may-ari sa kanila? Magkano po yung ibinigay? Sa bawat isa sa kanila, isa lang. Sa bawat isa sa kanila, so from, halimbawa, itong alipin number 1 hanggang alipin number 10. So bawat isa sa kanila, isa lang, lahat, isang mina lang, ibigay. Okay? Lahat isa. The same capital. Hindi katulad dito, ito po yung iba yung capital nila. Ayon sa kanilang kakayahan. Okay? Pero dito, the same. Isang mina lang sa lahat ng sampo. Okay? Ito po yung difference. Okay? Ito po yung mahalagang yung bagay. Anong ibig sabihin ng mga talento? Anong ibig sabihin ng mina? Dahil yung istorya po ito ay istorya po natin. So Lucas chapter 19. So, tingnan po natin kung ano po yung nangyari sa kanila. Verse 16 po. Verse 15. Nang siya'y bumalik, pagkatapos matanggap ang kaharian, sinabi niyang tawagin ang mga aliping, binigyan niya ng salapi upang malaman niya kung ano ang kanilang tinubo sa pangangalakal. Ito po yung second coming. Nang siya ay bumalik. So, bumalik na siya. Okay. Bago po siya umalis, so, ibinigay sa mga sampung alipin, isang mina sa lahat. Pantay. Okay? Nung siya ay bumalik, ano po yung gustong malaman ng may-ari? Ano po yung gustong malaman ng may-ari? Okay. Kung makano po yung kita nila sa kanilang negosyo. Ito po yung gusto pong malaman ng Panginoon sa atin. Lahat po tayo ay kagaya ng itong alipin. Binigyan po tayo ng kapital. Binigyan din po tayo ng kapital. Makano po yung ibinigay ng Diyos sa inyo?
Nag-isip po ba kayo tungkol dyan kung magkano ibinigay ng Diyos sa akin? Mahalaga po yan. Okay? Baka katulad po ng isang taong binigyan ng isang talento. Okay? Complain. Bakit isa lang ako? Yung iba, 5 talento. Iba, 2 talento. Bakit? Wala ako. Bakit isa lang na sa akin? Bakit isa lang ibinigay ng boss sa akin? Unfair. Hindi pantay. Tama po, yung buhay po ng tao hindi po unfair, hindi po pantay. Iba-iba yung kanilang katalinuhan. Iba-iba yung kanilang background, family background. Walang taong ipinanganak sa mundong ito sa pamamagitan ng kanilang sariling plano. So, ipinanganak tayo sa mundong ito ayon sa plano ng magulang, ayon sa plano ng Diyos. Meron ho ba dito na ipinanganak dahil gusto po ninyo ipinanganak? Meron ho ba ganong tao? Ay, gusto kong lumabas sa mundo ito. Wala pong tao na plano na ipinanganak. Lumabas na tayo, dito na tayo. Okay. Ipinanganak tayo, andito na. Tapos, yung takbo ng buhay, hindi ayon sa ating sariling kagustuhan. Sana, maging ganito yung buhay ko. Pero iba yung takpo ng buhay. Ano po yung pangarap ninyo? Ano po yung plano ninyo sa buhay? Kung wala po tayong pagkakilala sa Panginoon, kahit isip na isip tayo, anong buhay ko? Anong dapat kong gawin? Ano ang dapat mangyari sa buhay ko? Kahit marami tayong pangarap o plano sa buhay, so nalilito pa tayo. Naguguluhan pa. Ano ang tamang buhay? Ano ang dapat kong gawin? Ano ang mas kailangan unahin sa buhay? Yung priority, tawag priority. Limitado po yung ating kapital. Limitado po yung ating kapital. Iba-iba yung kapital na ibinigay ng Diyos. Ano ang kailangan nating gawin? Kaya verse 15 po, nang siya'y bumalik, pagkatapos matanggap ang kaharian, so natanggap niya yung kaharian, so hari. So nung umalis po siya, hindi po siya umalis bilang hari. Pero nung bumalik po siya, hari na siya hari, king. Return king. Sinabi niyang, tawagin ang mga aliping binigyan niya ng salapi upang malaman niya kung ano ang kanilang tinubo sa pangangalakal. Verse 16, dumating ang una na nagsasabi, Panginoon, tumubo ang inyong mina ng 10 mina pa. Okay? Yung 10 mina, so, malaking tubo, di ba? Malaking tubo. Verse 18 po, dumating ang ikalawa na nagsasabi, Panginoon, tumubo ang inyong mina ng 5 mina. So, 5 mina. Tapos, verse 20. Dumating ang isa pa na nagsasabi, Panginoon, narito ang inyong mina na aking tinago sa isang panyo. So, halos parehong story, ah. So, itong una, magkano po yung tinubo? 10. Okay? Tapos yung pangalawa, magkano po yung tubo? 5. Tapos yung isa pa, magkano po yung tinubo? Wala.
Zero. Okay? Zero. Ibang sitwasyon po ito, dito po, okay? Iba yung kapital. 5 talento, 2 talento, 1 talento. Pero dito, so, the same capital. Kaya hindi pwede complain ito. Bakit isa lang? Dahil siya din isa. Lahat po sila ay isa, isang mina. Kaya walang complain. Bakit isa lang ako? Bakit marami sila? Walang ganong complain dito. Dito, may complain. So, may complain. Bakit isa lang ako? Sila, marami, kapitan. Pero dito, hindi pwede ma-complain kanya. Kaya may konting difference sa yung lesson o meaning. Okay? So, ano po, meron pong mga talento, meron pong mga bagay na ibinibigay ng Diyos sa lahat ng tao, pantay-pantay. Okay. So, meron pong bagay na ibinibigay ng Diyos sa lahat ng tao, pantay-pantay. Walang difference. Okay. Halimbawa, oras. Okay? Oras. 24 hours a day. Pantay po yan sa lahat ng tao. Tama po? Meron po ba taong mga 30 hours a day dahil busy po sila? Hindi po. 24 hours din. Magmula gumising sa umaga hanggang matulog, the same oras. 24 hours a day. Buhay, the same. Buhay. So, lalo po, ito yung mina, isang capital, the same capital, ito po ay salvation. Ito po yung salvation. Ito po ay iba-ibang condition sa buhay natin. Iba-ibang condition sa buhay natin. Kaya, sa given, ito po yung given condition. So, given mga tawag po natin, environment. So, lahat po ng mga given condition sa buhay, iba-iba. Kaya. Kaya dun po sa dulo, okay, yung mga walang tubo, doon sa bandang parabol ng talento, yung mga walang tubo, alam niyo po ba kung saan siya napunta? Matthew chapter 25. Kung tingnan po natin kung saan siya mapunta. Matthew chapter 25, verse 26. Uni sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na masama at tamat na alipin. Alam mo pang lang ako ay gumagapas sa hindi ko hinasikan at nagtitipon sa hindi ko kinalatan ng bini. Dapat sana ilinagay mo ang aking salapi sa mga lakal ng salapi at nang sa aking pagdating ay matanggap ko kung ano ang akin, pati na ang pakinabang. 28. Kaya't kunin ninyo sa kanya ang talento at binigay ninyo sa kanya na may 10 talento. Sapagkat ang bawat meron ay bibigyan at siya ay makakaroon ng kasaganaan. Unit ang wala, pati ang nasa kanya ay kukunin. At ang aliping walang pakinabang ay itapon ninyo sa kadiliman sa labas. Doon ay makakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga ipin. Saan siya na itapon? Sa impyerno. Okay. Madilim
kadiliman sa labas. Itapon ninyo ang aliping walang pakinabang. Meron pong buhay na walang pakinabang. Bilang isang tao, ipinanganak sa mundong ito, dapat meron po tayong pakinabang. Kung walang pakinabang, kawawa yung buhay, useless yung buhay. Sayang yung hangin. Sayang yung kinakain po natin. Sayang yung mga hinaing natin. Kung walang pakinabang sa ating buhay, kawawa. Kawawa yung buhay na ito. Dapat malaman po ng isang tao, so ano ang dapat kong gawin para may pakinabang ako sa buhay? Anak, anak lang yung pakinabang natin, anak? Yung buhay mo ba para lamang sa anak? Sabi ni, yung anak din, saan po galing yung anak natin? Galing sa Diyos. Isipin po natin, yung mismong anak ay galing sa Diyos. Isa sa mga talento. Isa sa mga talentong ibinigay ng Diyos sa atin. Yung anak ay galing sa Diyos. Bakit ibinigay ng Diyos sa atin yung anak? May purpose. Para ibalik po natin yung ating mga anak sa Diyos. Habang nasa ating kamay, habang nasa aking alaga yung anak, dapat so binigyan sila ng pagkain, mga dami, yung laruan. So mahalaga yun, education, mahalaga yun. Kailangan binigyan sila ng magandang pagkain, maayos na mga dami, yung mga education. Pero yun lang po ba yung katungkulan ng magulang? Hindi po. Habang lumalaki sila, habang nasa atin, habang nasa kamay ng magulang yung anak, habang malambot pa yung kanilang puso, habang bata pa sila, dapat turuan sila ng salita ng Diyos para makilala nila ang Panginoon. Yun po yung pinaka number one katungkulan. Para makilala din nila ang Panginoon. Kung kilala na nila ang Panginoon, okay lang. Kahit tumataan sila sa mga kahirapan sa buhay. So, ginagabayan sila ng Diyos. Tutulungan sila ng Diyos. Alagaan sila ng Diyos. So, yun din po yung prayer ko para sa dalawa kong anak. Okay. Sana kilala. Yun ang prayer ko mula nung bata pa sila. Sana kilala nila ang Diyos. Kilala nila ang Diyos. Kung ang Diyos ay magiging gabay sa kanilang buhay. Kasi nasa ibang bansa, nasa Korea na yung panganay ko, wala akong magagawa, hindi ko ma-monitor kung anong ginagawa nila, pero nagpapasalamat ako dahil nasa kamay siya ng Panginoon. Ang Panginoon ay gumagabay sa kanya at nag-aalaga sa kanya. So minsan, so natutumba din siya sa tukso ng salibutan o pagturusan ng salibutan, problema. Dumadaan siya sa iba't ibang uri ng problema, pero nasa kamay siya ng Panginoon. So, verse 30, ang aliping walang pakinabang, itapon ninyo sa kadiliman sa labas. Doon magkakaroon ng pagtangis. Pagtangis, ano po yung pagtangis? Iyak na iyak. Okay? Weeping. Weeping, iyak na iyak, pagtangis. Pagngalit ng ngipin, galit. Bakit
bakit ganito po yung magiging ganito yung sitwasyon niya? So, dahil wala nang chance doon. Sasabihin po niya, ay, bakit sinayang ko yung talento ko? Bakit sinayang ko yung oras ko? Bakit sinayang ko yung buhay ko sa mga bagay na walang kabuluan? Kaya walang pakinabang ako sa buhay. Bula nung ipinanganak sa mundong ito, kahit papaano, so binigyan ako ng talento. Kahit isang talento, talento rin, meron. Pero kinumpir po niya yung kanyang talento sa iba, ay, dalawa sila, lima sila, bakit isa lang ako? Tapos, takot siya sa mayari, hindi niya naintindihan yung puso ng mayari. So, verse 24, alumapit din ang tumanggap ng isang talento at sinabi niya, Panginoon, alam kong ikaw ay taong malupit na gumagapas ka roon sa hindi mo hinasikan at nagtitipon ka roon sa hindi mo kinalatan ng bini. Kaya ako ay natakot, ako ay umalis at itinago ko sa lupa ang talento mo, eto, yun na ang sayo. So, ang sayo, yun na. Parang ibang puso po ito. Okay. Yung pinaka-purpose po ng, ano po yung plano ng mayari? Ano po yung plano ng boss? Okay. Gusto po ng boss na isama sila sa kagalakan ng Panginoon. Isama sila. Kaya, verse 23. Sinabi sa kanya ng Panginoong niya, magaling, mabuti at tapat na alipin, naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng inyong Panginoon. Pumasok ka sa kagalakan ng inyong Panginoon. Enjoy, joy of your Lord. May kagalakan na inihanda ng Diyos. May kaluwalhatian na inihanda ng Diyos para sa atin. Yung salvation free, pero yung kagalakan o kaluwalhatian ay hindi po basta-basta ibinibigay. Diba sa graduation po, sa ceremony ng graduation, so may award. Yung kaluwalhatian po yan, honor. So, sino po yung tumatanggap ng honor? Lahat po ng mga graduate? Hindi po lahat. Yung mga nag-aral ng mabuti, masipag, sila lang po tumatanggap ng award, honor. Ganun po yung kaluwalhatian sa langit. Kagalakan ng inyong Panginoon, sama ka doon. Sige. Pero yung isang alipin na walang pakinabang, mali po yung kanyang pakaunawa, mali po yung kanyang yung pakiramdam, mali rin po yung kanyang mga choice. Tinago. Ibig sabihin, sinayang. Sinayang po yung kanyang talento. Tago. Alam niyo po ba, sa buhay po natin, sa tingin ko po, lahat po ng mga kapatiran dito, may talento kayo. Pero, ilan po dito ay nakatago. Nakabaon sa lupa. Hindi pa natakpuan yung talento. Hindi pa po nalalaman ninyo kung anong talento nasa iyo. Kailangan unreach. Kailangan hanapin po natin, kailangan po natin yung hukay. Maghukay, tapos
kailangan po natin malaman, ito pala yung talento ibinigay ng Diyos sa akin, hindi ko po alam hanggang ngayon. Akala ko wala. Pero meron pala talento. Kaya dito po sa parable ng talento, yung walang pakinabang, saan po siya pupunta? Sa impierno. Okay? So ibig sabihin, ito yung talento, iba-iba. Iba-iba sa lahat ng tao. Pero pansinin po natin, kahit limang pakinabang, kahit limang talento pakinabang, kahit dalawang talento pakinabang, the same, yung pareho po silang pinuri ng Panginoon. Walang difference. Bilang isang taong ipinanganak tayo sa mundong ito, kailangan po natin gamitin lahat ng ating mga talento para maligtas. Yung salvation, tapos, hindi po pwede makontento po tayo sa salvation. Ay, ligtas na ako, tapos the next step, wala. Salamat lamang. Salamat sa Panginoon sa kanyang kaligtasan. Ligtas na ako. Hanggang doon po, iniisip nila. Hindi pwede. Kung ligtas po kayo, dapat dumaan tayo sa second. Ano po? Para sa award. Okay? Ito po yung honor. Ito yung malaking honor, award, ay inihanda ng Diyos para sa atin. Itong dalawa ay lahat. Okay? Meron pong tao na hindi umaabot salvation. Okay? Katulad dito, hindi po siya umaabot ng kaligtasan. Hindi po siya umaabot sa kaligtasan. Meron pong tao na umaabo sa kaligtasan, pero hindi po umaabo sa kalawalatian. Salvation lang. Ligtas na siya sa langit, kaya pupunta din siya sa langit, pero pagdating sa langit, walang award. Meron din pong tao na umaabo din sa award. Ito po yung lesson dun sa talento. Okay? Parable ng talento. Pero dito, the same capital, ano po itong capital? Salvation. Kaya pantay po sa lahat, pantay. Kaya kahit walang, ito yung isa, walang pakinabang, pupunta ba siya sa impyerno o hindi? Ito, walang pakinabang. Walang, ito po yung bunga ng evangelism. Halimbawa, bunga ng evangelism, walang naligtas sa pamagitan ko. Kung walang nasave sa pamagitan ko, saan pupunta? Sa impyerno pupunta? Hindi po. Sa langit pa rin. Lahat po sila ay sa langit. Lahat po sila. Okay. Lucas chapter 19. Verse 20, Lucas chapter 19, verse 20. Dumating ang isa pa na nagsabi, Panginoon, narito ang inyong mina na aking itinago sa isang panyo. Ako'y natakot sa iyo sapagkat ikaw ay tayong mahigpit. Kinukuha mo ang hindi mo itinabi at ginagapas mo ang hindi mo inihasik. Sinabi niya sa kanya, hinahatulan kita mula sa sarili mong bibig. Ikaw na masamang alipin. Alam mo na ako ay taong mahigpit na kumukuha ng hindi ko itinabi at kumagapas ng hindi ko inihasik.
Kung ganun, bakit hindi mo inilagay ang aking salapi sa bangko? Bangko. At nang sa aking pagbalik ay makuha ko iyong patinang tinubo. Yung bangko po ay church, iglesia. Kung nasa bangko, kahit walang negosyo, pero may interest, di ba? May interest. Kaya nasa church, kung nasa church po tayo, nananatili, di ba, evangelism po ay bunga ng iglesia, hindi po bunga ng mga isa-isa. Bunga ng iglesia. Kahit nag-sacrifice po tayo para sa gawain ng church, so, kung may naligtas, so, may award, sumasama po tayo sa kaluwalhatian. Yun po yung nangyari sa bangko. Okay? Ito po, iglesia ay bangko. Kaya yung taong ito ay hindi po siya sumama sa fellowship. Verse 24, sinabi niya sa mga nakatayo, kunin ninyo sa kamay sa kanya ang mina at ibinigay ninyo sa mga sa may 10 mina. Sinabi nila sa kanya, Panginoon, siya ay meron 10 mina. Sinasabi ko sa inyo na sa bawat meron ay higit pang marami ang ibibigay. Subalit ang wala, pati ang nasa kanya ay kukunin. So, bawat meron, higit pang marami ang ibibigay. Subalit, ang wala, pati ang nasa kanya ay kukunin. Pero dito po sa Lucas chapter 19, so, may wala po dito yung mga verse na itapon siya sa kadiliman sa labas. Doon, makakaroon siyang pagtangis at pangangalit ng ngipin. Wala pong ganitong talata dito. Okay? Yun po yung difference sa itong dalawang parable. Okay. Kaya sana, so wala pong misunderstanding, ay kay ligtas na, papunta, maaari mapunta sa impyerno kung walang pakinabang. Dito po sa mina po, so wala pong ganun. Kahit walang pakinabang, so sa langit pa rin. Pero, mapapahiya sa langit. Mapapahiya sa langit. Kaya iba-iba yung talento pero the same, yung parehong mina ibinigay ng Diyos sa atin, the same salvation na sa atin. So ilan po mga ilang kaluluwa ay naligtas sa pamamagitan po natin mula nung ligtas po tayo hanggang ngayon, ilan po ilang kaluluwa ay na-save sa pamamagitan po natin? So kailangan po natin bilangin. So, lahat po ng mga may buhay, may bunga. Lahat po ng mga may buhay. Yun po yung nakikita po natin. Yung mga halaman, yung mga puno, kahit yung mga hayop, lahat po ng mga may buhay, so, may bunga sila. May bunga. Isang Kristiyano po ay may buhay. Mayroon po tayong buhay na walang hanggan. Kaya tumutubo tayo, lumalago po tayo. Ano po yung normal na proseso? Pag lumago na po tayo habang lumalago, dapat magbunga ng marami. Yun po yung normal na proseso. Kagaya po ng itong mga isang alipin na kumita ng 10 mina pa tumubo, 10 mina pa, tapos 5 mina pa. Mga ilang mina ay galing sa akin. Ilang mina tumubo sa akin. Kailangan po natin suriin yung ating sarili. So, balik po tayo sa Matthew chapter 25. Verse 31.
Kaya sana po lahat po ng mga Tanawan Church, mga kapatidan ay so nasa negosyo po tayo, nasa negosyo. Okay? Yung buhay po natin ay business, okay? Spiritual business. Dapat may pakinabang. Okay? Yung capital po ay yung ating oras, yung ating kalakasan. Lahat po ng mga condition po, given condition ay capital na ibinigay ng Diyos sa atin. Kailangan po natin gamitin itong capital. Hindi pwede itago, hindi pwede itago sa lupa. Kailangan natin gamitin yung capital po ito, yung talento ibinigay ng Diyos sa atin para tumubo, para kumita po tayo ng spiritual na bagay. So yun po yung Christian living. Kaya mga weekly o monthly, mga yearly, so kailangan check-in po natin nang mabuti kung magkano kinita ko. Kung magkano yung pakinabang. So, pangatlong parable sa pangatlong storya sa Matthew chapter 25 ay 31. Ito po yung paghahatol ng Diyos, paghahatol ng Panginoon sa lahat ng mga sa lahat ng mga tao sa mundong ito. 31. Kapag dumating na ang anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, na kasama niya ang lahat ng mga anghel, siya ay uupo sa trono ng kanyang kaluwalhatian at titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at kanyang pagbubukod-bukurin ang mga tao na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. 33. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, subalit ang mga kambing ay sa kaliwa. Verse 34, basahin po natin, 3-1. Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, halikayo mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kaharian inihanda para sa iyo mula sa pagkatatak ng salibutan. So verse 41. Ito din po, basahin po natin, 3-1. Pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. So, ito po yung maraming beses nabanggit ko po sa inyo. Ito po yung mangyayari sa pagdating ng Panginoon. Pagbubukod-bukurin ng Panginoon, lahat ng tao, so tapos ilalagay ang tupa sa kanan, yung kambing sa kaliwa. Separation. Sa mundong ito, di ba, halo, sa mga nagkahalo po lahat ng tao, okay? Nagkahalo-halo. Okay? Pero ano po yung nakikita po natin sa chapter 25 ito? Sa mga sampung beryen, may limang matalino, may limang hangal. Okay. So, separation. Mahiwalay po sila. Kailan po mahiwalay po sila? Pagdating ng Panginoon. Yung mga limang matalinong beryen, so may langis. Hindi lamang po yung ilawan. Yung mga limang hangal na beryen, walang langis. Ano lang meron? So, ilawan lang, ilawan. Akala po nila okay lang dahil may ilawan din kami. Pero yung nakikitang mga anyo meron. May kotse, pero walang diesel. Anong silbi ng kotse na walang diesel? Okay? Tulak? Lalong mahirap.
Anong silbi ng mga electric pan na walang kuryente? So, mas mahalaga po yung loob. Anong silbi ng ilaw na walang kuryente? Anong silbi ng isang tao na patay po yung kanilang espiritu? Mas mahalaga po yung loob. Yung panloob na pagkatao, mas mahalaga. Kaya, yung limang matalino, limang hangal ay mahiwalay po pagdating ng Panginoon. Tapos, yung mga talento po, yung mga alipin na binigyan ng talento, so, bago dumating po yung kanilang may-ari, so, nagdinegosyo po sila. Pero pagdating po ng may-ari, yung boss, doon po mahiwalay. Ganun din po dito, yung kambing, yung tupa at kambing. Ano po yung ugali ng tupa? Ano po yung ugali ng kambing? Bakit sabi dito, yung tupa, yung nasa ganan, sa langit, dadalhin sa langit, pero yung kambing, nasa kaliwa, ay sa impyerno. Ano po yung ugali ng tupa? Yung tupa po ay masunurin. Okay? Tupa ay masunurin, pero yung kambing, matigas yung ulo. Matigas yung ulo. So, matigas yung ulo. Anong ibig sabi matigas yung ulo? May sariling isip. May sariling isip. Ayaw baguhin yung kanilang isip. Kung gusto niya, tuloy-tuloy. Ayaw baguhin yung kanyang isip. Akala niya, yung isip niya ay okay. Kaya alam ng Diyos yung ugali ng itong dalawang hayop, kambing at tupa. Kaya yung mga nasa kanan, tupa. Anong sabi niya? Verse 34, halikayo mga pinakpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kaharian. Manahin ninyo ang kaharian. Ito po yung gusto ng Diyos ibigay sa atin. Manahin ninyo ang kaharian. Inihanda ito para sa inyo mula sa pagkatatak ng salibutan. Mula sa pagkatatak ng salibutan, mula doon sa creation. Doon po sa Genesis chapter 1, nung nilikha ng Diyos ang langit at lupa, so doon po, nag-umpisa na po yung itong project. Big project, grand project. Yung kaharian ng Diyos, inihanda para sa iyo mula sa pagkatatak ng salibutan. Sama na tayo doon. Sama na. Pinakamalaking project. So, meron po tayong project doon sa tabi, di ba? Latching building. So, halos, yung target po ay December. Pag maliit yung kulungan ng aso, mga ilang araw kailangan para sa kulungan ng aso? Isang taon kailangan? Para gumawa ng kulungan ng aso, mga ilang araw lang, di ba? Pwede isang araw lang. Yung kulungan ng manok. Ganun din. Pero yung isang bahay ninyo, mga ilang buwan kailangan para magtayo ng isang bahay? Mga ilang buwan, di ba? Ilang buwan. Isang malaking building. Hindi kulang po yung mga buwan. Ilang taon kailangan para sa malaking building? Kaharian ng Diyos. Mga ilang taon kailangan para matupa itong kaharian ng Diyos. Mula noong creation, umpisa na po itong project. So, halos,
Ngayon, BC, AD 2023, almost 6,000 years ago, nag-umpisa na po yung project po ito. Pero hindi pa tapos. Hindi pa tapos yung project ng Diyos. Dahil, sobrang laki po yung project po ito. Pagbalik po ng Panginoon, doon po matatapos. Yung second coming of Jesus, ngayon, malapit na po matapos itong project. Malapit na po. Mga konting finishing lang ginagawa ngayon. Alam nyo po ba? Malapit na po matapos yung itong project ng Panginoon na magtayo ng isang iglesia. Malapit na matapos. Konting finishing lang ngayon. Kung matapos na po ito, doon po babalik si Panginoon, kukunin po niya lahat po ng mga taong ligtas. Okay. Ito po yung mangyayari. Manahin ninyo ang kaharian, tapos na. Inihanda para sa iyo. So, John, pumunta po tayo sa John. Chapter 14, Gospel of John, chapter 14. Verse 1. John chapter 14, verse 1. Huwag magbagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako ay paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa iyo? At kung ako ay pumunta doon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako ay babalik at kayo ay tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo din ay naroon. Nalalaman ninyo ang daan patungo sa lugar na aking pupuntahan. So, meron pong isang lugar para sa atin. Meron pong isang lugar na inihanda ng Diyos para sa atin. Ito po yung kaharian ng Diyos. Gusto po ng Diyos, dalhin po tayo doon. Kung ready na, kung handa na po ito, babalik siya at kukunin tayo ng Diyos. Tara na. Ready na. Tapos na yung project. Meron na pong occupancy permit. Okay? Meron na pong occupancy permit. Pwede na tayo lumipat, lipat bahay. Lahat ng mga taong ligtas, ipanganak na muli. So, mula noong creation hanggang tumating si Jesus ay kukunin ng Diyos. Meron pong kukunin, meron pong maiwan. May dalawang nasa bukit, Matthew chapter 24, di ba? May dalawang taong nasa bukit, may kukunin, may maiwan. May dalawang babae nasa gilingan, nasa kusina, nagluluto, mayroon pong isang kukunin, meron pong isang iwan. Meron pong dalawang nasa higaan, sa gabi na. Meron pong isang kukunin, meron pong isang iiwan. Separation. Ngayon, halo-halo tayo, di ba? Kaya, minsan, konti lang po yung mga Kristiyano. Yung mga konti lang lumalakas sa itong daang narrow way. Nahirapan po tayo. Tinatawanan po tayo. Pinapagalitan po tayo ng mga unbelievers. Pero bakit tuloy po tayo sa itong daan? Bakit tuloy tayo? Kung mahirap, so dapat lumipat tayo sa kanilang grupo. Dahil mas masaya sila, mas marami sila, mas madali. Pero bakit tuloy po tayo sa itong narrow way? Dahil alam natin,
ito ay tama at patungo sa buhay. Someday, malalaman natin ito. Makikita po ng lahat ng tao kung sino po yung tunay na winner. Kung sino po yung winner. Papahirin ng Diyos yung luha sa ating mata. Dahil lumuluha tayo para sa Kanila. Verse 6. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. I am the way, I am the truth, I am the light." Okay. Meron pong kahalian ng Diyos? Okay. Paano tayo makakapasok doon? Yung way. Si Jesus is the way. Hindi si Maria. Hindi kailangan dumaan pa sa kay Maria. Hey Maria, sabihin mo kay Jesus, takot ako sa kanya. Hindi kailangan dumaan pa sa ibang mga santo-santa. Isa lang po tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at sa atin. Isa lang po tagapagtanggol, tagapamagitan si Jesus. Siya po yung namatay para sa akin. I'm the way. Okay. Pero ngayon, maraming way. Daming mga daan. Kaya dating daan, may bagong daan, mas madaling daan, shortcut? Maraming shortcut ngayon. Maraming daan kaya nalilito po yung mga tao. Ano ba talaga tama? Maari po, mali yung tao, pero so dito lang po kayo tumira. Kung dito lang po kayo tumira, okay lang. Okay? Kung alam mo yung maraming mga fake salapi ngayon, di ba? Habang nadidevelop yung printing technology, so maraming mga fake yung salapi ay lumalabas. Kaya pag ginagamit po natin yung libo, mga chine-check nila, di ba? Sa cashier, counter, chine-check nila yung salapi kung totoo o hindi. Maraming mga fake, mga peke na salapi ngayon. Para malaman yung peke, para malaman natin kung ano ang peke, kailangan po natin malaman kung ano ang totoo. Kung hindi mo alam kung ano ang totoo, paano malalaman kung ano ang peke? Kailangan po natin malaman yung totoo, katotohanan sa Biblia. So, balik po tayo sa Matthew chapter 25. Pagkatapos sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin kayong mga sinumpa, doon kayo sa apoy na walang hanggan." Yung apoy na walang hanggan, ano po ito? Impyerno? Apoy na walang hanggan, ito po ay inihanda para kanino? Para sa tao o para kay Diablo? Para kay Diablo, hindi po sa tao. Yung kaharian ng Diyos, yun po yung inihanda ng Diyos para sa tao. Saka yung impyerno, inihanda ng Diyos para sa Diablo at sa kanyang mga anghel, mga demonyo. Pero bakit yung mga tao ay pumupunta dito? Dahil ayaw nila sumunod, sa salita ng Diyos. Mas pinili po nila makinig ng salita ni Satanas.
Example, sabi ng Diyos kay Adan, huwag kang kumain ng bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Pero sinabi ni Satanas, okay lang, kumain ka na, magiging kagaya ng Diyos. Kanino'ng tinig pinakinggan ng Diyos, sinunod ni Adan Eva, yung tinig ni Satanas. Buti nga, binigyan po sila ng paraan ng kaligtasan. Dinabitan sila ng isang kasuotang balat. So, yun po yung simbolo ng kaligtasan. So, ang tanong po dito, verse 35, anong uri ng tao sila? Anong uri ng tao sila? Yung kambing, anong uri ng tao sila? Yung mga kambing. Yung mga tupa, anong uring tao sila? So, verse 35 hanggang 40. Sapagkat ako ay nagutom, binigyan niyo ako ng pagkain. Ako ay nauhaw, binigyan din ako ng inumin. Ako ay taga-ibang bayan, ako ay inyong pinatuloy. Ako ay naging hubad at inyong dinamitan. Ako ay nakasakit at ako ay inyong dinalaw. Ako ay nabilanggo at ako ay inyong pinuntahan. Pagkatapos ay sasagutin siya ng mga matuwid na nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom at pinakain ka namin o uhaw o binigyan ka ng inumin? Kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka o hubat at dinamitan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan na dinalaw ka namin? 40, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang sasagod ang hari at sasabihin sa kanila, Katotohanan sinasabi ko sa iyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, isa akin ninyong ginawa. Napakahalaga po ito. Sino po yung tupa? Sabi ni Jesus, nung gutom ako, pinain mo ako, pinakain mo ako. Nung hubad ako, dinamitan mo ako. Nung nakasakit ako, dinalaw mo ako. Nagulat po sila, kailan po Panginoon? Hindi nila naalala, kailan po yun? Kailan nakita namin kayong nagutom at pinakain kita? Kailan nakita namin na nakasakit kayo at dinalaw namin kayo? Hindi namin naalala. Sabi ng Diyos, ginawa ninyo ito sa isang, sino? Pinaka maliit. Pinaka hamak. Okay. Pinaka maliit sa mga kapatid kong ito, sa akin yung ginawa. Sa akin. Baka may nag-iisip dito ay salvation ay sa pamamagitan ng good works. Hindi po ito, hindi ganun yung lesson dito. Okay? Yung salvation, kaligtasan, hindi po sa pamamagitan ng good works. Yung parang good works ito, good works. Mabuting gawa ito. Kaya maraming mga nalilito po sa ganung mga doctrine. Pinakamaliis sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyong ginawa. Sa akin. Ganun din, verse 45. 40, di ba, yung mga kambing, ganito po yung takpo ng isip nila, kambing. Verse 42.
Sapagkat ako ay nagutom, hindi ninyo ako binigyan ng pagkain. Ako ay nawaw, hindi ninyo binigyan ng inumin. Ako ay taga-ibang bayan, hindi ninyo ako pinatuloy. Hubad, hindi ninyo ako dinamitan. May sakit na nasa bilangguan, hindi ninyo ako dinalaw. Pagkatapos, sasagot din sila na nagsabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom, uhaw, isang tagabayan, ibang bayan, hubad, may sakit, nasa bilanggo, hindi ka namin pinaglingkuran. At sila ay sasagutin niya na nagsasabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, yamang hindi nyo ito ginawa sa isa sa pinakamaliliit na ito, hindi nyo ito ginawa sa akin. Baliktad po yung isip ng kambing. Yung kambing po, akala po nila, okay, akala nila, pinakain nila si Jesus. Okay. Dinalaw nila si Jesus. Dinamitan nila si Jesus. Pero sabi niya, hindi nyo ito ginawa sa isa sa mga pinakamaliit na brothers, sisters. Hindi nyo ito ginawa sa akin. Alam natin, wala po tayong pag-ibig. Kaya sinisikap natin gawin ito sa mga by nature, mayroon pong taong mababait. By nature. Kaya, so, mahilig po sila pagbibigay. Pero limitado po yan, limitado. Hanggang dito, pwede. Pero paglakpas na po yung mga limitasyon, so mahirap din. Yung katuwiran ng tao ay limitado. Alam natin, wala po tayong pag-ibig. Yung tunay na pag-ibig, saan galing? Galing sa Diyos. Kaya, sino po yung umiibig sa Diyos? Okay? Sino po yung umiibig sa Diyos? Yung mga iniibig ng Diyos, sila po yung umiibig sa Diyos. Okay? Pumunta po tayo sa unang Juan. Chapter 4, verse 19. Unang Juan, chapter 4, verse 19. Verse 19, tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umiibig sa atin. Tayo ay umiibig sa Diyos dahil siya po ang unang umibig sa atin. Wala po tayong pag-ibig. Kahit hinahanap natin yung pag-ibig, wala po tayong pag-ibig. Minsan, tumutulong. Pero limitado o conditional, pag-ibig. Walang totoong pag-ibig sa atin. Kahit mababait po, so, mga tumutulong po sila, malaking bagay po yan, malaking bagay. Yung kanilang pagtulong sa mga kapwang, nasa nahirapan, mga may sakit. Pero yung pag-ibig ng tao ay conditional o limitado. Yung tunay na pag-ibig po ay galing sa Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Tapos, yung kanyang pag-ibig, yung dakilang pag-ibig ay napatunayan. Saan po? Doon sa cross ni Jesus Cristo. Okay. Nagsakripisyo po siya para sa isang napakasamang tao, katulad ko. Okay. Hindi nararapat baligtas. Hindi nararapat sa kaligtasan. Dapat sa impyerno.
nararapat sa imperno. Masama lang. Okay. Lahat ng mga bisyo nasa akin. Okay. Yung puso natin ay napakasama, napakarumi. Yun po yung totoong kalagayan natin. Wala po tayong pag-ibig. Undeserved. Pero namatay siya para sa akin. Napatunayan po ng Diyos yung kanyang pag-ibig doon sa cross ni Jesucristo. Doon po natin nakita ang totoong pag-ibig. Ay, namatay si Jesus para sa isang hamakda tao katulad ko. Okay. Para sa isang masamang tao. Okay. Para sa isang maruming tao katulad ko. Yun po yung tunay na pag-ibig. Kaya isang taong tumanggap ng pag-ibig, automatic, ano po yung nangyayari sa puso? Kapag isang tao ay tumanggap ng pag-ibig, salama sa Diyos. Isang hamak na tao ako, pero pinahalagaan mo ako, so inibig mo ako, so iniligtas mo ako, salamat. Ako pala isang nakatagong kayamanan sa mata ng Diyos. Hindi ko alam yun. Okay. Napakahalaga ako sa harap ng Diyos, sa mata ng Diyos. Salamat. Kaya ako din, so umiibig sa'yo. Yun po yung tamang pagkakasunod. Okay? God love me. Okay? So, wala tayong pag-ibig. Sa una, wala po tayong pag-ibig. Kunwari lang umiibig. Konting tulong, tapos doon tayo nakukontento. Ang mabait ako, tumutulong ako sa kapwa. Okay? Kaya tumutulong po tayo, pero hindi po tayo tumutulong sa kapwa kagaya ng ating sarili. Kung sarili, so lagi dapat lagi, di ba? Pero yung ating tulong sa kapwa ay conditional. Kung okay lang, tumutulong. Kung hindi, so mahirap. Pero kung sarili, yung anak, gagawa tayo ng paraan. Pero sa kapwa, hindi po. So, limitado po yung ating kabaitan. Limitado po yung ating katuwiran. Pero nung nakita po natin yung pag-ibig ng Diyos, ganito pala yung pag-ibig. Okay. Isang hamak na tao ako, isang napaka-miserable na sinner ako, pero minahal niya ako. Namatay siya sa cross. Dumanag yung kanyang banal na dugo, so iniligtas niya ako. Salamat sa Diyos. Kayong buhay ko, kaya Galatia chapter 2 verse 20, anong sabi doon? Yung buhay ko ngayon, ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay hindi na para sa aking sarili, kundi para sa Diyos. Okay. Para sa Kanya. Hindi na para sa akin, kundi para sa Kanya. Ano ang isusukuli? Ano ang isusukuli ko sa lahat niyang kabutihan, sa lahat niyang pag-ibig sa akin? Ano ang ibibigay ko sa Kanya? Ano ang isusukuli sa Kanya? Yun po yung puso ng isang taong ligtas. Umiibig tayo sa Kanya dahil Siya po yung unang umibig sa atin. Okay? Ito po yung tamang pagkakasunod order. Pero sabi ng Diyos sa atin, ang ibig mo sa akin, ibigay sa ibang kapatid. Okay?
Yung pag-ibig natin sa Panginoon ay sabi ng Diyos, ipakita mo sa ibang kapatid. Kaya kung umibig po tayo sa kapwa, pag umibig po tayo sa mga kapatiran, ibig sabihin, umiibig tayo sa Diyos. Pero kung hindi po tayo umiibig sa mga kapatiran, anong ibig sabihin? Hindi po tayo umiibig sa Diyos. Bakit po? Sa lahat po ng mga kapatiran, sino po yung nasa kanila? Ang Diyos po ang nasa kanila. Ang Diyos po ay nakatira sa bawat brothers, sisters. Okay. Kaya sabi ng Diyos, kung hindi mo iniibig yung inyong kapatid, hindi mo ako iniibig. Hindi totoo yung pag-ibig mo sa akin. Kung totoo ang pag-ibig mo sa akin, ibigin mo muna yung inyong kapatiran. Unang Juan, chapter 3, verse 14. Unang Juan, chapter 3, verse 14. Verse 14, basahin po natin, 3-1. Nalalaman nating tayo'y dumaan na sa mula sa kamatayan patungo sa buhay, sapagkat iniibig natin ang isa't isa, at hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Nalalaman natin na tayo'y dumaan na, lumipat na, mula sa kamatayan patungo sa buhay. Paano natin malaman na lumipat po tayo, lumipat na po tayo mula sa kamatayan hanggang sa buhay? Sapagkat iniibig natin ang isa't isa. Iniibig natin ang isa't isa. Kaya, katulad po ng sabi ng Diyos, ang ginawa mo sa isa sa mga pinaka maliliit na taong ito, brother, sister, kapatiran, yun ang ginawa mo sa akin. Pag umiibig po tayo sa bawat isa, lalo po sa mga hamak, sa mga mahihirap na brothers, sisters. Lalo po yung mga mahihirap na brothers, sisters. Maliliit na brothers, sisters. Kailangan po natin ibigin silang mabuti. Kailangan po natin unahin sila. Yung mga hamak sa mata ng tao. Okay. Dahil sa kanila, sa loob nila, may Panginoon. Verse 16 po, dito natin nakikilala ang pag-ibig sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. At nararapat natin ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Subalit ang sino mang may mga pag-ari sa salibutang ito, nakikita ang kanyang kapatid na nangailangan, pinagsasarahan niya ito ng kanyang damdamin. Paano nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita, ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. So, ito po yung the same mensahe, lesson sa Matthew chapter 25. Okay? Yung mga kambing nasa kaliwa. Yung mga tupa nasa kanan. Okay? Yung mga tupa nasa kanan, sino po sila? Yung mga umiibig sa mga kapatid. Yun po yung bunga ng pag-ibig ng Diyos. Bakit tumutulong sila sa mga maliliit na kapatiran? Dahil sa pag-ibig ng Diyos.
Kung walang pag-ibig ng Diyos, hindi pwede, hindi maaari po yan. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ang Diyos po maunang umibig sa akin. Kaya ako din umibig sa Diyos. Kaya, anong gagawin ko? Sabi ng Diyos, ibigin mo yung mga kapatid mo, salamat. Iibigin ko yung mga kapatiran. Kaya yung pag-ibig, yun po yung ebidensya, pag-ibig. Pero yung mga nasa kaliwa, kambing, hinahamak nila yung mga maliliit na kapatiran. Hinahamak. Ibig sabihin, wala silang pag-ibig. Wala silang pag-ibig. Bakit wala silang pag-ibig? Dahil hindi pa sila ligtas. Kaya kunwari lang. Kunwari. Chapter 3 verse 10. Chapter 3 verse 10. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa ganito, nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos, pati ang hindi umibig sa kanyang kapatid. So, ganito, nahahayag ang mga anak ng Diyos, ang mga anak ng Diyablo. Nahahayag, ito po yung bunga, ito po yung ebidensya. Okay? Sino mang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos. Ano pong ibig sabihin? Yung mga taong ligtas ay anak ng liwanag. Yung anak ng liwanag ay lumalakas sa liwanag. Lumalakat pa rin sa kadiliman, tapos sabi lang, anak ako ng liwanag. Anak ako ng liwanag, pero nasa kadiliman pa, paano po yun? Oh? Kung anak po tayo ng liwanag, dapat lumakat po tayo sa liwanag. Sabi lang, anak ako ng Diyos, anak ako ng liwanag, may contradiction. Tapos, yung mga umiibig, yung hindi umiibig sa kanyang kapatid, bakit hindi sila umiibig sa kanyang kapatid? Dahil walang pag-ibig. Alam niyo po ba yung pag-ibig ay hindi madaling gawin po yan? Lalo po yung mga unconditional love, imposible po yan sa atin, unconditional. Yung pag-ibig ng magulang para sa kanilang anak, yun po yung unconditional. Pinakamalapit sa pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig ng magulang, para sa kanilang anak, unconditional, di ba? Kahit walang kapalit, okay lang, puro mga bigay-bigay lang. Pinakamalapit po yun sa pag-ibig ng Diyos. Pero tayo, di ba? Anong relation po tayo? Kung hindi po tayo ligtas, wala po tayo dito. Anong connection meron? Magkapatid po ba tayo? Hindi. Mga relative, yung family, mga friend, wala po tayong ganong, ganong relation dito. Dati, hindi kilala. Pero mula nung ligtas po tayo, dito po tayo sama-sama. Hindi kilala dati. Hindi kamag-anak dati. Malayo tayo noon. Pero ngayon, nandito po tayo dahil sa kaligtasan. Pero iba-iba yung ugali. Ay, ayoko ganung mga ugali. Iba-iba yung mga paraan, yung background. Parang walang common. Kaya kung walang bonding ng pag-ibig, napakadaling masisira po ito. Kung walang pag-ibig. Yung pag-ibig po ay parang adhesive. Tile adhesive. Yung buhangin, yung mga simento, halo-halo. Pag buhangin lang, so matitigas po sila? Pag buhangin lang? Hindi po. Dapat may halong, simento, at tubig. Kung walang pag-ibig,
parang buhangin tayo, buhangin. Buhangin. Madaling masisira. Pero kung may kasamang pag-ibig, doon po tumitigas yung pag-ibig. Kaya yung mga umiibig sa kanyang kapatid, lalo sa mga maliliit na kapatid, yung mga hamak na kapatid, doon po nahahayag ang totoong pag-ibig ng Diyos. Bakit umiibig tayo sa mga kapatid? Dahil ang Diyos po ang umiibig sa akin. So yun po yung bunga ng pag-ibig. Matthew chapter 6. Lucas chapter 16 verse 10. Lucas chapter 16. Bakit sinabi ng Diyos na ang inyong ginawa sa isa sa pinakamaliit? Bakit sabi ng Diyos pinakamaliit sa mga kapatid? Okay? Dahil doon po nahahayag yung ating totoong puso. Okay? Doon po sa pinakamaliit na bagay, pinakamaliit na tao, doon po lumalabas yung ating totoong puso. Totoong puso. Chapter 16 verse 10. Chapter 16 verse 10. Basahin po natin ito. 3, 2, 1. Ang tapat sa kakaunti ay tapatin naman sa marami. At ang di tapat sa kakaunti ay di rin naman tapat sa marami. Tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami. Pero ang di tapat sa kakaunti ay din naman tapat sa marami. Isang tao may tapat sa marami, tapat sa marami, pero hindi siya tapat sa kaunti. Pero tapat siya sa marami. May ganung tao. Tapat siya sa marami, pero hindi siya tapat sa konti. Tapat siya o hindi? Tapat siya sa marami, pero hindi siya tapat sa konti. Tapat siya o hindi? Nalilito po? Yung tunay na katapatan, saan po nakikita? Doon sa marami o doon sa konti? Doon sa konti. Yung tunay na katapatan ay nakikita doon sa konti. Pag maraming tumitingin sa kanya, tapat. Pero kung siya lang nag-isa, hindi tapat. Hindi. Hindi siya tapat. Kunwari lang, kunwari. Tapat po tayo sa konti o tapat tayo sa marami lang? Kung tapat tayo sa marami lang, hindi po yung totoong katapatan. Yung totoong katapatan po ay nakikita doon sa konti o maliit na kapatiran. Yung ating ginagawa sa mga hamak na brothers sisters. Yung ating sinasabi sa kanila, yung ating ginagawa sa mga napakaliit na kapatiran sa church, yun po ang totoo. Yun po yung ginagawa natin sa Panginoon, sabi ng Diyos. Yun po ang totoo. Kaya sabi niya, ang ginawa mo sa maliliit na kapatid, yun ang ginawa mo sa akin. Pero ang hindi mo ginawa sa kanila, hindi mo ginawa sa akin. Tapat ka sa marami, pero hindi ka tapat sa konti. Maraming tao po ganun, tapat sa marami. Pag may para pag malaking gawain, sumasama.
Pero kung maliit na gawain, hindi sumasama. Pag maraming tao, sumasama. Pero kung konti lang, hindi sumasama. Yung ating katapatan po ay nakikita doon sa konti. Kahit maliit na gawain. Pag malaking gawain, so lagi sumasama pag malaking gawain. Kitang-kita siya. Nasa harap siya. Naramdaman po niya yung mga katungkulan, responsibility. Pero kapag maliit na gawain, hinahamak yung maliit na gawain. Kahit iba, okay. Kahit hindi ako sumama, okay. Lalo po yung mga gawain na hindi nakikita. Kung walang kusang loob, mahirap po yun. Mga paglilinis, okay. Yung mga pagluluto, okay. Tapos yung mga pagbati po ninyo, pagdating sa church, pagbati natin sa mga kapatiran, okay. Isang brother sisters ay nakaupo lang doon, walang kausap, walang kilala. So lumalapit, tapos batiin, pinabati sila. So kung walang puso, mahirap. Kaya Sunday, pati mga Wednesday sermon, saka meron din po tayong mga ibang gawain. Sa lahat, yung lahat po ng mga gawain sa church ay mahalaga. Wala pong malaking gawain, wala pong maliit na gawain. Lalo po yung mga maliit na gawain, yun ang tinitingnan ng Diyos. Kung tapat po tayo sa maliit o hindi. Kung hindi po tayo tapat sa maliit, sa malaki lang tapat, pero yung sa maliliit na bagay. So, pinababayaan yung mga maliliit na bagay. Yung mga malalaki lang, pinapahalagaan, sabi ng Diyos, hindi ka tapat. Kaya, so ngayon po, kaya Bible reading sa bahay, mga prayer sa bahay, saka yung mga offerings po natin, kahit small amount. So ang puso po ay tinitingnan ng Diyos, puso. So sana matapat po tayo sa maliit na bagay. Kasi yun po ang totoong katapatan po natin. Kaya ngayon po, pinag-usapan po natin tungkol sa mga pangatlong story, lesson doon sa Matthew chapter 25. Yung sampung berihen, yung parable ng talento, at storya ng kambing at tupa. Okay? Kaya sana maitanim po sa puso po natin yung lesson po dito. Let's pray. Manalangin po tayo. Salamat po Panginoon sa oras na ito sa inyong pagbibigay ng inyong mensahe para sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kaming maging tapat sa kaunti. Alam namin Panginoon, yun po ang tunay na katapatan sa aming sa inyong harapan. Tulungan niyo po kami magmahalan sa bawat isa. Yun po ang bunga ng pag-ibig mo sa amin. Nawa maraming naliligaw na kaluluwa ay maligtas sa pamamagitan ng lahat po ng mga kapatiran ng Tanawan Church. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesukristo. Amen.